Alright guys, welcome back to my YouTube channel. So yun, for today's video guys, this is very important sa lahat ng naglalaro ng player versus player or yung PvP mode ni Plants vs. Undead. Alright, they have released a patch 3. Okay, patch note 3. Dun sa patch note 3, it contains the very strict policy when it comes to banning. Bakit may banning, Kuya Japs? Kasi guys, merong na-abuse yung paggamit ng baby plants. Now, meron silang ginawang rules. So, tong video na to is specifically for that banning policy para alam natin yung mga do's and don'ts. Okay, didiscuss natin ng mabilis lang yung do's and don'ts. Yung bawal at saka yung pwede kapag naglalaro ka ng Plants vs. Undead PvP mode or yung player versus player mode. Alright? So, without further ado, let's proceed. Ito yung update guys, in-announce na nila yan. I-open ko lang yung aking Zoom it para makita nyo yung maigi. So ito yung update. So we have updated more details about the banning policy, sabi nila dyan. In our newest patch note, this is the patch note number 3. For more information, please access the link below. So babasahin natin to. Thanks for your attention. Ito na yung importante guys. Okay, this is the banning policy. Tong patch note na to is specifically made for the banning policy, and mayroon lang konting adjustment dun sa game, sa website. Okay, may mga ni-nerf na plants. Okay, so let's proceed dun muna sa banning policy. Ito as yung pinaka-importante. Alright, now dun sa banning policy guys, bakit ginawa tong banning policy na to? Kasi ganito po yon, yung baby plants libre kasi yon, di ba? Ay medyo malalakas siya. So ang iba ginagawa, ina-abuse yung logic ng game kung saan even if you are playing with free plants or yung baby plants, tapos may kalaban ka na may NFT or yung may mga biniling plants, pag natalo mo siya, makakakuha ka ng reward. Now, ang ginagawa kasi nung iba, pag yung kalaban walang NFT dahil walang makukuha ng reward, nagkukwit sila sa game. Nagkukwit. Alright? Napansin na yon ng team na laging may nagkukwit. Okay, laging ginagawa yon, parang nagfa-farm lang siya ng fragments para makakuha ng reward na fragments. Now, this is the banning policy. Ano ba yung mga bawal? Alright? So, first, you will get a strike in the following cases. Number one, okay, basahin natin. Number one is quitting 6 matches within 24 hours, one day. Alright, maigi, maliwanag to dapat sa inyo. Pag nag-quit kayo ng game, ano yung quit na game? Pag nag-surrender kayo. Alam niyo na yung surrender sa mismong game. Pag nag-surrender kayo guys, okay, yan yung quit na sinasabi dito. Okay, 6 times na nag-surrender kayo within one day, okay, you will be getting a first strike. O, mamaya yun, nasa baba yung punishment sa strike. Okay, pag nag-quit kayo ng 10 times or 10 matches within 72 hours, that was 3 days kung hindi ako nagkakamali, no? 72 hours. So, sa 3 days, nag-quit kayo ng 10 times. Okay, second strike yan. Okay, this is the first strike. Okay, this one is the second. And the third strike is pag nag-quit ka ng 14 times or 14 matches within a week. Okay, guys. Hindi to yung nag-quit ka ng sunod-sunod. Hindi sinabing ganun ah. Hindi consecutive. Tama ba? Hindi siya, let's say for example, 6 consecutive surrenders. Hindi siya ganun ah. Even hindi siya sunod-sunod. Take for example, nag-quit ka ngayon. Tapos naglaro ka sa next game. Nag-quit ka ulit. Consider siya as 2 counts. Okay, basta within 24 hours. Maigay, maliwanag to ha. Tapos, nag-quit ka ng 10 or 14 times or matches within 1 week, 7 days. So, eto na ngayon yung punishment. Okay? Each strike will result in penalties as follow. Number 1. So, eto yung first strike. Dito yan. Sa number 1. Okay? First strike, banned for 24 hours. Hindi ka makakalaro ng isang araw. Sa first strike. Alright? Second strike, banned for 1 week. So, mababand ka for 7 days or for a week. Alright? Ganun siya kakaliwanag. Third strike, ito yung pinakamalala guys. Worst case scenario is you will be banned permanently. Correct yun. Permanently kayong mababand. Alright? Paano yung Kuya Jobs? O, yun na nga. So, kasi huwag na natin gawin yung bawal. Ito yung mga don'ts.
huwag nyo siyang gawin. Now, bibigyan ko kayo ng konting tip later ng konti. Kung ano yung pwede nyong i-alternative na hindi bawal, okay, dun sa ganyan. Sa gusto nyo kasing, lalo na pag wala kayo masyadong NFT, dalawa tatlo lang kayo, reasonable naman na gusto nyong maghanap ng kalaban na may NFT at para maka-farm ng fragment. Pero yun nga, bawal kasi to. Sundin natin ha, ito yung bawal. Now, basahin muna natin yung example ng mga strikes. So, meron kasi pwede ka ma-clear pag naban ka, maki-clear ka. So, your strikes will be cleared if you do not receive any further strikes within 30 days or 1 month. Ibig sabihin, kapag na-strike ka, first strike, second strike, third strike, or third strike, basta yung pangatlo, pagka sa within 30 days, hindi ka pa naka-receive ng other strikes, pwede ma-clear. O, mag-i-start ka ulit sa una, na strike, na first strike. Kunwari, nasa second ka na, tapos within 30 days, hindi ka na naka-receive ng strike, mababalik ka sa first. May cycle din siya. Now, for example, ito, take for example, basahin natin, on November 1st, you quit 6 matches resulting in the first strike. Okay, so you are banned 24 hours. On November 15, okay, that was 2 weeks after that, you get a second strike for quitting 14 matches within the previous week. At this point, you are banned for 1 week kasi second strike na yun. Okay, maliwanag yun. Now, lastly, okay, on December 16 to, bilangin yung days ha, you quit another 6 games within a day resulting in your third strike. However, it has been 31 days since your previous ban. So, nakalipas na kasi 15. Tapos, November 15, tapos December 16 na. So, nag 31 days na yon. Dahil 31 days na yung nakalipas, hindi ka mag-permanent ban. Okay? Hindi naman sinasabing gawin nyo dahil hindi kayo mag-permanent ban. Pero, this will count as the first strike again. So, nag-repeat yung cycle. Magiging first strike mo siya of a new cycle and you will only banned for 24 hours kasi nga nakalipas na yung 31 days. Eh, 30 days lang kasi. Ayan o, 30 days lang ang nakalagay dito eh. Okay, kapag hindi ka nakareceive ng 30 days, eh, 31 days na yung lumipas. Now, if you had, eto, medyo nasa baba siya ng konti. Eto yung isang importante ha. If you had received third strike on December 15, hindi 16 ha, December 15, 30 days pa lang yun. Then, instead, you would be banned permanently. Kasi nga, within 30 days, naka-receive ka na ng pangatlong strike. Okay? Eh, 30 days dapat yung cycle, hindi ka makaka-receive. So, yung pang 31, okay lang makareceive ka. Pero dapat, wag nyo na lang gawin para hindi na lang kayo maban. Ganun lang naman kasimple yun. Alright? So, ganun yun. So, madali lang siya intindihin. May strike ka, first strike, second strike, and third strike. And then, malilift or makiklear yung banning strikes nyo. Okay, depending dito sa nakalagay dito. So, dapat magpapaabuti ng 30 days kung mangyari sa inyo yun. So, ililink ko yung description na yan below doon sa description natin. Yung URL pala, sorry, ililink ko doon sa description para mabasa nyo ng buo at maintindihan nyo. Kung naguguluhan kayo sa in-example ni Kuya Japs. Pero pinaliwanag na natin one by one. Now, additional na lang, okay, we have bug fixes, sabi ng team. Okay, ano ba yung mga bug fixes na to? Actually, ito na-encounter ko. Naglalaro ako live kahapon sa Facebook, na-encounter ko to guys. Mother tree upgrades and bug HP. Ano yung, ito yung na-encounter ko, yung bug HP. Kasi na-receive 10% pa yung mother tree ko, tapos nag-end yung game. Ibig sabihin, kala ko panalo na ako dahil malamang yung kalaban nag 0% na. Pero 10% pa ako, tapos lumabas doon lose. So talo ako, lose. Tapos meron din cases na yung aking fiancé naglalaro, 100% pa yung kanya. Pag view niya sa kalaban, 0%, nag-end yung game. Pero naka-view siya sa kalaban. I'm not sure if it matters kung naka-view siya sa kalaban or hindi. Pero 0 na yung kalaban, 100 siya. Lose yung lumabas, so natalo siya pero 100% yung mother tree niya. So maybe it's a visual bug or a UI bug na hindi alam nung fiancé ko na 0% na rin siya. Possible yon. So now, meron ding improvement sa UI, sa user interface. And ayun. Improvement and fixes, meron yan. So, for sure, nag-improve yung UI. Another or additional updates, ito, isang importante ito. Kasi medyo OP yung mga baby plants or yung mga pre-plants. So, ginawa, combining fragments function is available. Ito, guys, dito ako medyo nalilito. I'm not sure how it works. Ang nasa isip ko, di ba, dapat 20 fragments na pare-parehas. Baka pwede nang i-combine yung iba-ibang fragments. I'm not really sure.
Okay, meron nakalagay dito. I-comment nyo kung naiintindihan nyo sa combining fragments, ituro nyo sa akin at sa mga viewers natin. So, dito sa isa na to, medyo hindi siya clear sa akin. Pagkakaintindi ko, pwede mo na i-combine yung iba't ibang element type para makabuo ng isang NFT. Ewan ko kung yun talaga yun. I'm not really sure. But anyways, turuan nyo kami, turuan nyo ako, i-comment nyo guys. Ito, importante. Updates, balance, baby plans. Anong ibig sabihin nun guys? Okay, ninerf na yung mga OP. Yung mga meta na pinakita natin kahapon or kagabi sa stream, na-nerf na siya. Okay, binalance na. So, malamang yung ice na level 4 and then yung bawang na plants is medyo humina na siya. Na-balance na yung mga attack damage. Alright? And maybe attack speed. Tapos, nagkaroon din ng improvement sa FPS for Android and iOS. So, yung mga medyo laggy yung device. So, ayun. Siguro medyo magiging okay na, mag-improve kahit papano dahil yun, nag-improve naman yung FPS nila doon. So, mababawasan yung mga lags nung naglalaro na medyo laggy. Alright, ganoon lang naman yun. So, yun lang for this update. Medyo umaba ng konti pero sana naintindihan nyo, importante kasi yung banning. Alright, importante yan para hindi kayo maban, baka magtaka kayo. Meron na pong naban. May nakita na kami na may naban na. Alright, so yun lang guys. And then, after uploading this, maglalive ako, magkakaroon na tayo ng security talks. Abangan nyo, pag napanood nyo to at nakita nyo na in-upload ko na to, magkakaroon tayo ng security talks reacting to the Axie Infinity hack, yung na-hack yung Discord. And then, magkakaroon din tayo ng reaction dun sa Squid Game token na scam o yung rug pull. Kasi ba naman? Bakit naman kasi? So, manood kayo lagi kayo, Japs! Mag-subscribe kayo and i-turn on yung bell para updated kayo, para hindi kayo nai-scam. Okay? Later, mag-security to tayo. See you on the next video. Peace out!